ang gagawin natin ngayon, kalabasang berde na may yogurt. Unahin natin pag-isa ang sibuyas, isang pirasong sibuyas, hiwain ng maliliit. Ganyan. Hanggang sa maging brown siya. Hayaan natin na maging brown konti bago natin ilagay yung karne. Ganito, medyo brown na yung ano, yung sibuyas. Ilagay na natin yung karne. Hayaan natin pumupla yung karne bago natin lagyan ng mga ricotta. Ngayon, lagyan natin siya ng snowbird, isang kutsara. Isang kutsaritang Arab spices or buharat. Isang kutsaritang asin. Isang kutsaritang paminta. Paghaluin natin. Hayaan natin na hanggang maluto yung karne. Pagkatapos nating maigisa yung ano, yung karne, magbutas ng ano, ng kosa. Ito yung kalabasang berde, ganito siya. Ilagay natin dito yung karne sa loob. Ganyan. Idiin natin dito sa daliri natin. Ganito. Ganito siya. Tapos nating malagyan ng ano, ng karne dito sa ano, kalabasang berde. Magpainit tayo ng mantika at ito siya ay iprito. Dahan-dahan natin pagprito. Ganyan. Idahan-dahan natin paglagay para hindi siya ano, hindi matanggal yung karne sa ilalim. Ganito siya pagkaluto, medyo brown lang siya. Tama na para hindi ilalabas lahat yung karne sa ilalim. Kailangan dahan-dahan siya pagtanggal para yung ano, yung karne hindi mahulog lahat. Maglagay ng mainit na tubig dito sa kaldero. Ilagay natin yung ano, kalabasang berde para matanggal yung mantika niya. Ganyan. Ibabad natin ng 2 minutes. Parang hugasan lang natin. Pagkatapos ng 2 minutes, tanggalin natin. Lagay natin dito sa plato. Ngayon, ang ano naman maglagay naman tayo ng ano, ng kaldero dito sa apoy. Mahinang-mahina ang apoy. Ilagay natin ang 1 kilong yogurt. Mahinang-mahina ang apoy. Ganyan. Pagkatapos niyan, 3 tasang tubig, lagyan ng chicken vegetable broth. Ilagay natin dito, tunawin natin. Ibuhos natin dito sa yogurt. Haluin natin. At saka yung ano, yung 2 kutsarang ano, cornstarch, lagyan natin ng tubig. Tunawin muna natin ang cornstarch bago natin ilagay dito. Tunawin natin, ibuhos na natin. Itong whisk ang gagamitin natin paghalo. Huwag natin pakuluin to
lumabas lang yung usok niya, ilagay na natin to. Ibabad natin siya ng 2 minutes. Lagay natin yung yung kalabasang berde. At ibabad natin ng 2 minutes. Sangagin natin yung yung snobber, isang kutsara. Isangag natin dito hanggang magiging golden brown siya. Hayaan natin siyang magiging golden brown ang kulay. Bago natin igisa ang igisa natin yung yung bawang na 4 na piraso na ginadgad. Hayaan natin magiging brown sila. Ganito ang kulay niya. Ilagay naman natin yung ginadgad na fresh menthol or na-na, ang tawag sa kanila, na-na. Pagkatapos niyan, patayin na natin yung apoy para hindi masunog ang bawang at saka yung snobber. Ganito ang pagkalagay niya. Ihilira natin, ganyan. Para maganda siya tingnan. Dahan-dahan para hindi mahulog yung yung karne sa ilalim. Ilagay na natin yung sauce. Ngayon, lagyan natin sa ibabaw yung sinangag nating bawang at saka yung snobber. Ngayon, lagyan natin siya ng dried menthol. Ilagay natin dito sa gilid. Huwag dito sa ibabaw ng kalabasang berde. Dito sa